ako masusunod. Ibigay ko ng zero budget yan sa kanyang social services. O, kasi, andyan naman, andyan naman ang DSWD. He would be able to request being the vice president. Eh kami nga eh, Christian, kami mga congressman, kami ang meron kami the power of the purse. Kami ang nag-aano ng budget. Wala kami sariling budget eh, sa mga social services. Kinakailangan humingi kami sa DSWD. Mag-appeal kami sa chairman of the appropriation. Nabalitaan ninyo na arestado na si Apollo Quibuloy. Well, siyempre, nakakatuwa naman na after the standoff ng dalawang linggo, eh finally, eh lumabas na siya, no? Para humarap sa korte. Gusto ko lang sabihin sa ating bayan na no one is above the law. Ikaw man ay VIP, ikaw man ay mataas na tao, walang sino man ang nahingibabaw sa batas, no? Of course, naniniwala din po naman ako na dapat may due process, no? Naniniwala naman ako na hindi pa siya guilty, hindi pa siya criminal eh. Accused lang siya eh. Therefore, an accused is always presumed innocent until proven guilty. Yun naman ang nais kong sabihin, no? Nagpapasalamat din ako sapagkat hindi niya na inalaw na balandrahin pa ng mga followers niya ang PNP sapagkat hindi naman sila kasama sa kaso. That would be obstruction of justice kapag ginawa nila yan. And I'm so glad na finally, whether he was arrested or he voluntarily gave himself up, at least lumabas na siya at nahuli. Ano po tingin niyo, Congressman, dun sa parang sinasabi nung ilang mga taga-suporta niya, saka ilang ding mga nag-observe, na ultimately, ang target ng lahat ng ito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang pamilya. So, pinagsasama-sama na rin ginagawa niyo investigation sa Quadcom, yung investigation sa Pogo ng Senado, at saka itong pagtugis kay Pastor Apollo Quibuloy na nahaharap sa mga seryosong akusasyon. Well, I don't know about that, no. Ako naman, I would like to look at it in a way na unang-una, meron siyang kaso sa Amerika eh, no? Eh palagay ko naman yung kanyang kaso sa Amerika is not related to any politics in the Philippines. Ganun din, kinasuhan siya rito because of the investigation done by the Committee of Rizal Ontiveros, and I don't even think that Senator Riza is actually a political ally of the president today or the Speaker of the House, no? So sa akin, balance lamang ito. I think that eventually, Mr. Quibuloy has to face the court and face the law. Okay. Sige, puntahan naman natin itong pagdinig ninyo recently kung saan humarap itong si Cassandra Leong sa Quadcom. Unang-una, may pahayag yung kanyang abogado na hindi na raw siya mag-a-appear sa kahit anong investigasyon ng legislature, any legislative hearing. Ito yung sabi niya, no? She said if the lawmakers want to send her to jail, she'll just go to jail instead of appearing again in a legislative hearing, subjected to humiliation, bullying, or being ridiculed in front of millions of people. Tapos, even in the women's correctional, she will accept it. She no longer wants to testify. Ano pong tingin niyo rito? Well, nasa kanya yun eh. In fact, we are not sending her to jail. No? Wala kaming karapatan na siya ay i-detained sa jail for a long, long time. Sa amin lang, we would like to find out the truth. No? Kasi palagi niyang iniiwasan ito. Hindi ko alam kung ito ay advice ng kanyang abogado. Pero alam mo, sabi ko nga eh, itong si Cassandra is 24 years old, hindi raw siya nakapag-aral, pero ang galing niya na magsumagot sa mga queries sa mga congressman, ang galing niya mag-deny ng kanyang involvement sa Pogo. Finally, hindi siya nakapag-deny sapagkat
the evidence shows na talagang involved siya sa Pogo. As far as ayaw niya nang humarap sa amin, it must be the court that should decide on that, no? It's not his lawyer, her lawyer, na dapat mag-decide nito, no? Kinakailangan korte. We will still invite her kung necessary na imbitahan siya, no? Eh, kung di siya mag-appear, siyempre, meron kaming authority to order her to appear or to cite her in contempt or for us to show tinatawag naming show order for her to come and in face us in the committee, no? Pero sa amin nasa kanya yun eh. Kung gusto niyang sa korte na siya magpaliwanag, eh hindi naman namin siya pinipigilan diyan. Nung pinapanood ko po yung ano, yung Quadcom hearing, I could sense na parang may frustration sa inyo, no? Was it correct? And then you had to intervene parang to put more focus on the discussion. Tama po ba yung frustration na nababasa? Hindi lang na ako na, nung, kundi nung marami rin nakakapanood. Palagay ko, meron siyang talagang frustration. Palagay ko. Hindi, kayo po, kayo. Yung mukha may frustration sa inyo. Mismo. Opo. Meron ako frustration sapagkat since the beginning of the hearing, she has been denying it. Eh. Kaya sabi ko, kailangan ng puntuhan to. So, I became quite, hindi naman ako galit, but I begin to really put the questions to her directly na mayroon ko ba talagang involvement dyan? Kasi ikaw ang ginamit ng Lucky South 99 para magbayad ng utang o ng renewal of license doon sa PAGCOR. Hindi naman niyang pwede ipagkaila yan eh. Sabi niya, siya raw ang official representative. Whether it be that, no? Kahit nakatulong siya, utusan siya, pero siya ang nagbayad eh. And therefore, meron siyang involvement. Kaya't inamin na rin niya na talagang para sa Pogo yan, no? Although sa mga previous na mga tanong, binabagit niya yung PAGCOR. Oh, kaya sa akin, meron ako konting frustration dyan. Pero talagang dapat makita po namin ang katotohanan tungkol dito eh. Para malaman po ng taong bayan. Ano ba ang kalagayan nito? Unang-una, Christian, gusto rin naming malaman kung sino ang nagponto nito eh. Ano? Kung sino ang nagponto nito. Meron kami dalawa na mga Chinese na nakikita na talagang nagpondo ng milyon-milyon para sa Pogo Hub na ito. Of course, later on, after ponduhan yan, nagbukas yung Pogo, kumita na ng salapi yan. Napakalaki po ng kita ng Pogo. Palagay ko, mas malaki yan kaysa yung sa Isabong eh. No? Bakit? Eh kasi dolyar ang taya ng mga tao abroad, no? Sa Pogo eh. Kaya't malaki ang kita dyan. Oo, kaya 'yun ang nakikita namin na kaya't na binanggit din namin sa kanya na okay ba sa 'yon, i-waive mo na yung karapatan mo sa mga bank account mo para makita natin lahat ang perang na launder diyan. Okay, nabanggit niyo yung ano no, yung source of fund doon sa pagpapatayo ng buong Pogo Hub. Maganda yung punto ro no, yung sinasabi. Diba lumabas sa investigation ninyo, nag-loan ba siya o hindi? Hindi raw, no? Ang ginamit na pagpapatayo ng mga buildings ng Whirlwind, sabi niya, ay yung kita. Ano tingin niyo ron? Was it believable, credible, or ridiculous? Well, siguro, later on, yung kita na. Pero bago kumita ang Pogo, bago nabuksan ang Pogo, sino nag-provide ang pondo? Hindi naman si Kasiong ang nag-provide niyan, nor si Ronaline, yung isang pinakontempt namin, nor si Mascarana, Carinas, no? Hindi naman yung mga Pilipino incorporators sapagkat ginamit lamang sila. So, sino talaga ang nagponto niyan, no? Later on siguro, yung kita na ng Pogo. Pero initially, who funded them? Yun ang tanong namin. Yun ang gusto naming malaman. Pero nga, would that even be, you know, parang logical or how tenable yung idea na
nakapagpatayo ng ganong kalaking Pogo Hub, wala raw bank, ano, wala raw inutang sa banko, di ba? Tama, yan ang lumabas sa inyo, di ba? Yeah, alam mo, posible yan, Christian, eh, yung walang inutang sa banko, posible yan kasi mayayaman tong nagano eh, nagpondo eh. Nakita namin eh, mayayaman ang nagpondo nito. Yung isa, taga Singapore, yung isa, taga Taiwan. Maraming mga pera yung mga yan eh. So they can really actually afford it, no? Hindi ko lang alam kung bakit sinabi ni Cassandra na ito, utang to. Makikita naman to eh. Makikita naman namin yan sa investigasyon kung talagang umutang sila. Saan bangko? Kaninong bangko inutang yan? Makikita naman namin yan eh. Oh, pero ang sabi niya yata, kung hindi ako nagkakamali rin sa napanood ko, wala silang inutang, di ba? Doon sa pagpatayo ng mga buildings. Yeah, ang nagtatanong wala, isang kasama niya kongresista. Oo. Well, ibig sabihin yan, eh talagang, in fact, Christian, eh, I think narinig mo din na nung sinamahan siya ni Atty. Roque kay Chairman Altenco, they paid in cash. Dollars in cash. Ang unang binayad nila, $50,000. Later on, they paid $150,000 in cash. Ang laki nun. In cash yan. Ang laki yan, ha? Oo. Kaya ang tanong namin, eh, saan mo ginawa yung pera? See that? Sino nagpondo niyan? Dito sa ano, sa investigation ninyo so far, ano yung lumalabas na talagang papel ni Cassie Leong at 24 years old? Well, alam mo, totoo lang eh, palagay ko ginamit din siya eh, no? Although sinasabi niya na hindi siya dummy, hindi siya nagpagamit, ginamit siya. Oo. Inipera siya ng malaking pera. Alright, yan ang palagay namin dyan, no? I don't think na pwede niya sabihin sa amin na hindi siya dami, no? Kundi isa incorporator. Na ngayon, kung hindi siya dami dyan, incorporator siya. Aba, eh napakalaki ng kanyang accountability. Sapagkat dun sa mga Pogo Hub na yan, may mga pinatay dyan, may mga tinortor dyan. Kasama siya ron. Oo. Eh mas maganda kung nasabihin niyang ginamit lamang siya, naging dami lamang siya para mabuo yung corporation sapagkat syempre 60-40 dapat 'yan, no? 60% ang Pilipino, 40% ang foreigner. No, pero sinasabi niya hindi siya dami. Therefore, kung hindi siya dami, mas matindi ang kanyang accountability as far as what's happening in the Pogo Hub. Yung dalawang ano, sir, yung dalawang funder sa binabanggit niyo, ano, malinaw po ba yung dating ko? Hindi mo na ako nawala, ano? Sige. Yung dalawang founder na binabanggit ninyo. Apo. Yung dalawang... can you hear me, sir? Yeah, I can. Apo, oh, yes. Okay. Yung dalawang founder na binabanggit ninyo, sabi niya identified na, no? So basically, yes, kilala niyo na. Pero isinapublika niyo na po ba yung pangalan nila? Well, we are going to invite them. This coming Thursday, palagay ko, iimbitahan niya mga yan. Pero ang... ang mga pangalan nila ay nalaman na namin at binanggit na rin naman ni Cassandra, although hindi niya sinabi na ito ang nagpondo. Pero ninong niya yung isa eh, si Mr. Wu, ninong niya eh. Alright? Yan ang isa sa mga nagpondo ng Pogo Hub na yan. Ah, okay. Ibig sabihin, ito yung mga pangalan na lumabas na rin sa pagdinig, pero sa on your part, natumbok ninyo na ito yung nagpondo. Yes, totoo yun. In fact, meron akong pangalang ni-reveal dyan eh. Idinidire niya, nakilala niya. Ayaw niya sumugot, nakilala niya. Later on, inamin din niya, kilala niya eh. Okay. Sino po ulito yung binabanggit yung pangalan? Pwede ko bagitin sa'yo. Pwede na siguro, no? Pwede na ba? Ibutahan pa namin eh. Ah, hindi. Huwag muna. Sige. Huwag na muna. Huwag na muna. Para imbitahin niyo muna. Okay. Imbitahin ko muna. Tinatanong ko lang. Oo. Ito pa pala, no? Isa rin medyo nagulat ako. Nakita ko frustrated kayo rito sa punto na hindi sinasagot ni Cassandra Leong kung saan siya nag-aral.